Okay, magandang umaga po sa ating butihing Philippine Ambassador sa Saudi Arabia, Ambassador Adan Alonto. Sir, good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga sa inyo po. Magandang umaga, Jeff. Nasaan ka ba? Nasa Jeddah ka ba? Nasa Jeddah ako ngayon. Nasa Jeddah. Lockdown din. Isang buwan na. Magandang umaga sa ating mga kababayan din sa Jeddah. From Riyadh to Jeddah, magandang umaga sa lahat. Yes. Okay. So, sir, bali ang atin pong munting pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po sa buhay nating mga OFWs, mga Pilipino na narito sa Saudi Arabia, sir. So, tatanungin ko po, sir, kayo, sir, ng mga, yung mga tinatanong po ng ating mga, madalas tanungin ng mga kababayan natin para magbigay sa kanila ng kalinawan kung ano po ba talaga itong mga kumakalat. So, question number one, Amba, meron po kung natatanggap, maraming natatanggap na mga messages mula sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia na nagtatanong kung totoo raw ba na pag daw tumaas ang bilang ng mga na na-infect ng COVID, ay pauuwiin daw lahat po ng Pilipino. Can you give shed light on this, sir? Yes, tayo po ay unang-una, tayo po ay closely in touch with our counterparts, particularly sa Ministry of Foreign Affairs. Okay. Tayo po may contact din sa Ministry of Interior, no? Okay. At yung mga iba-ibang ahensya nila. And sa aking kaalaman, wala pong ganung pulisiya ang Saudi Arabian authorities, no? Alam niyo po, that's why siguro kailangan pakaisipan din natin mga kababayan, ano? Alam niyo, ang Saudi Arabia, bagamat meron silang pinatutupad na policy on Saudization, ito po yung opisiya na as much as possible, gusto nilang incluyo yung kanilang mga citizens. No? But it is a continuing reality na ang Saudi Arabia po ay wala pa doon sa tamang sitwasyon na kung saan pwede nang palitan yung ng kanilang mga citizen, yung mga critical positions at saka industries ng kanilang bayan. No? Okay. In short, kailangan pa nila ng expat work. Mm-hmm. So, alam din nila na itong crisis na ito ay matatapos din. Mm-hmm. No? You know, in this Spanish influenza pandemic, it took 3 years, from 1918 to 1920. Mm-hmm. And yet, you know, nabuhay yung mga tao, no? Nakabawi, at nakabangon yung isang naapektuhan sa mga kanilang ekonomiya. Mm-hmm. Saudi Arabian government knows that their economy is affected. Sino ba naman ang hindi, no? Even the big countries, like Pilipinas, nag-apektado tayo. Pero alam nila na ang bansang ito ay hindi uunlad pa kung wala yung expat work. Alam nila yon. So, I doubt very much that they are thinking of that policy. No? Of course, nasa sa kanila po yon. Pero kung tayo mag-iisip lang, irrationalize po natin yan. Hindi po gagawin ng bansa yan, eh. Dahil, ito sasabihin ko na lang sa inyo, no? Although hindi ko bibigay yung detalye, yung Saudi Arabian government actually reached out to us dahil meron silang ilang mga Pilipino na na-stuck sa Manila na gusto nilang papuntahin dito. Dahil itong mga taong ito, hindi ko nalang babanggitin, ay essential po sa kanilang national security. Imagine that. Even those that pertain to their own national security, merong kalakip ang importansya ng mga Pilipino dyan sa bagay na yan. So, sa tingin ko po medyo, hindi ko sinasabing fake news yan, ano? Pero, we are probably thinking ahead. Thinking ahead, and based on my rational thinking, hindi po mangyayari.
So parang ang ganda sir nung sinabi niyo, ibig sabihin ni talagang ang Pilipino talaga nag-excel talaga when it comes to trabaho. Talagang ibig sabihin talaga yung ating world class tayo. Ibig sabihin, we are still needed anywhere in the world, lalo na sa Saudi Arabia, sir. So it means to say, sir, fake news yung kumakalat na pauuwiin yung mga Pilipino pag tumaas po yung coronavirus. Tama po, sir, di ba? Okay. Palagay ko po misinformation yun. Yes, sir. So at least sa mga kababayan natin nanonood, mamaya i-upload ko sa Facebook at saka sa YouTube, malinaw pong sinabi ni Ambassador Adnan Alonto na wala pong katotohanan yung kumakalat na pauuwi ng mga Pilipino pag tumaas yung infection ng coronavirus.